tayong lahat. Si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nag-irang sa Diyos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Inaanyayahan tayo ng ating poong Jesus Nazareno na buksan ang ating mga kamalayan, buksan ang ating mga isip, hindi lamang sa ating mga ninanais at pinaplano sa buhay, bagkus ang matuturin, napakinggan at gawin ang sinasaloob at nilalayon, ninanais ng Diyos para sa atin. Ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain. Upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nangangalang Apollos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig na mag-asawang Agila at Priscila ang pagpapaliwanag ni Apollos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at do'y ipaniliwanag na mabuti ang mga bagay
na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo, at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan. Sa lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mula sa Ama si Kristo at naparito sa mundo, nang sa langit dalhin tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo. Sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo. At naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon'y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Muli po sa mga narito, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Bukas ba ang kamalayan natin sa kalooban ng Diyos? Ngayong binabasa po natin ang mga habilin ng ating pong Jesus Nazareno sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay na maaari nating tignan ang lahat ng mga ito bilang paalala. No? Dahil sa ating pagdiriwang bukas, no? O kaya mamayang hapon na, ng kapistahan ng pag-akyat ng ating pong Jesus Nazareno sa langit ay para bagang ito'y mga paalala sa atin na kung hindi man natin kapiling ang Diyos sa kanyang physical na anyo, siya ay nananatiling buhay. Siya ay nananatiling kasama natin sa ating paglalakbay sa buhay. At nais ko pong bigyang diin ang mga salita ng ating pong Jesus Nazareno sa araw na ito tungkol sa paghingi sa Ama. Sabi niya, kung ano man ang hihingi ninyo, sa aking ngalan ay siyang igagawad sa inyo. Na siguro mapapatanong tayo, no? Marami po sa atin dito, nakakailang balik na sa simbahan ng Quiapo mula pa sa mga malalayong lugar. At habang marami sa atin ay nandirito para sa pasasalamat, hindi rin natin maitatanggi na meron tayong mga patuloy na ipinagdarasal. Siguro nakakailang balik na. Bakit ito hindi pa mangyari? Siguro buwan-buwan nang nagpapa-check up, hindi pa rin nawawala ang sakit. Nakailang ulit na ng board exam, hindi pa rin pumapasa. May gustong mangyari sa buhay, pero parang hindi pa rin nangyayari. Anong kalokohan itong sinasabi ng ating mahal na poon na kung ano man ang hingin natin ay siyang ibibigay? No? Siguro upang mabigyan ng paliwanag ito, magandang tignan iyong ating mga buhay. No? Sa panahon ngayon, ang prominente na iniisip natin, no? Siyempre dahil tayo'y may mga hakayahan, tayo'y may pag-unawa sa ating sarili ay ang pinaka mabuting mangyayari sa akin ay ang gusto ko. May plano ako sa buhay, may mga deadline ako, sasabihin ko, by 25, sana 25,000 ang sweldo ko. By 30, nagpapamilya na ako. Pag nasa ganitong estado na ako ng buhay, magpapagawa na ako ng bahay. Marami tayong mga nais, marami tayong mga plano. At hindi natin maialis sa sarili natin. No, syempre, dahil gusto naman nating mapabuti yung buhay natin eh. Na yung mga pinaplano ko sa buhay ko ay makakabuti sa akin. No? Na sa isang banda totoo, no? Hindi po ibig sabihin na sinasabi ko ito eh magwalwal na tayo sa buhay, no? Yung para bang, oh, bahala na yung dumating sa akin. No? Hindi po ganun. Mabuti ang pagpaplano sa ating buhay. Sa totoo lang, ito ay tanda ng isang sarili na alam ang sitwasyon niya. Mabuti yan. Pero kapag doon tayo naipit, kumikitid yung pananaw natin, at nakakalimutan natin ang isang bagay na iniaalay sa atin ng libreng-libre. May kalooban ng iba. At yung ibang ito ay hindi lang basta-basta isa pang tao. No, marami sa atin, akala natin, ginagawa natin yung gusto natin. Eh. Pero sa totoo lang, ginagawa lang natin yung gusto ng nanay natin. Ginagawa lang natin yung gusto ng boss natin. Ginagawa lang natin para sumikat tayo, magmukha tayong mabait, magmukha tayong successful. No? Hindi ito basta-basta iba.
nakakalimutan nating buksan ng sarili natin sa isang higit ang karunungan sa atin. Higit ang pagkakakilala sa atin. Nasusulat nga, no? Sa sinapupunan pa lang, ikaw ay kilala ko na. Ako ay may ninanais na para sa iyo. Hindi ibig sabihin nun na ang Diyos, kumbaga pinrograma ka na. Ang Diyos kilala tayo sa kung paano tayo pumili sa mga bagay, kung paano tayo mag-ugali, kung paano tayo maaaring lumaki. Pero ginagalang niya yung ating kalayaan. At iniaalay niya yung kanyang ninanais para sa atin na higit pa sa paano natin isipin at planuhin ang ating mga sarili. At dahil may kalooban ng Diyos, ang paanyaya sa atin ay tiwala. At siguro doon natin mauunawaan yung sinasabi ng ating Poong Hesus Nazareno. Sa ating paghingi, sa ating pagdalangin, oo, may plano tayo, oo, may nais tayo sa buhay. Pero katulad ng ibang sumunod sa Kanya, hayaan din sana natin na makipagbanggaan yung sarili nating gusto doon sa gusto ng Diyos para sa atin. Ipagkatiwala din natin yung ating buhay sa Kanya dahil alam niya ang kailangan natin. Alam niya ang nakakabuti sa atin. At iyon ay nauunawaan lang kapag ating pinagpapanalangin yun. Kapag ating inuupuan at pinag-iisipan yun. Hindi yung barabarang dahil gusto ko, mangyayari yan. Tapos, kapag pumalya, doon ka nalang pupunta ka sa Diyos. O kaya kapag sa ibang bagay na hindi naman ganun kahalaga, doon ka nalang pupunta sa Diyos. Sa pagsabi ng mga salitang ito ng ating Poong Hesus Nazareno, ang panawagan ay tiwala. Tiwala na sa kung saan ka man niya dalhin. Maaaring mahirap. Maaaring hindi mo gusto. Katulad ng sa unang pagbasa, no? Si San Pablo na kung saan napunta. Kung sino-sinong tao ang nakasama. Kung saan-saan mga panganib hinarap. Ay ipinagkakatiwala na ang Diyos ay nakakikilala sa Kanya. Yung ganong klaseng tiwala na kapag binitawan na natin yung nais natin sa Diyos, alam nyo, tutugon siya hindi lang sa gusto natin, kundi mula sa Kanyang higit na kaalaman at karunungan sa atin. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ingatan natin ang mga salitang ito ng ating Poong Hesus Nazareno at lagi nating ipagpanalangin, lalong-lalo na sa mga panahong pinagpipilitan natin yung gusto lang natin na maging bukas sa kalooban ng Diyos na higit na nakakikilala, higit na nakaaalam sa atin. Na maaaring ibaling tayo sa ibang direksyon, maaaring dalhin tayo sa ibang mga sitwasyon. Subalit may pagtitiwala na ang Kanyang kalooban ay para sa atin at dala ng Kanyang pagmamahal. Mahal na Poong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Inaanyayahan tayo ni Hesus na ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama. Sa pamamagitan niya at tinitiyak niya ang ating madaramang kagalakan bilang tugon sa ating mga panalangin. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pangangaral sa patnubay, naway umakay sa atin sa kaluwalhatian ng ating tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan,
Naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na ay maihatid nawa sa kagalakan at kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, dala ng ating lubos na pagtitiwala sa Diyos. Idulog natin sa Kanya ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers, at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan, na sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kapwa ay nagiging tanda ng kalooban ng Diyos para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ama, sa tuwing na'y dinidinig mo kami at ipinagkakaloob ang lahat ng aming hinihiling sa pamamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak, manatili nawa sa amin ang iyong Espiritu upang ituro sa amin ang kung ano ang nararapat naming hilingin sa Diyos at ibuhos ang iyong mga biyaya sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Aming hatid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa gawin mong banal ang mga alay naming iyosan ng kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain na Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na yung nasa aming mga alaala at minamahal sa buhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Suck.
sakit na walang kapantay. Tunay na marapat na kita'y mahalin, O Jesus na lubang nagmamahal sa akin. Di dahil sa langit naking mitin, o takot sa apoy na lubang malagim. Di dahil sa gawad nakis kong kamtin, hindi dahil dito kita'y ibigin, kung paanong ako ay iniibig mo, gayon din ang aking pag-ibig sa'yo ang tanging dahilan ng lahat ng ito ay pagkat ari ka at tunay na Diyos ko, tunay na Diyos ko. Pag-asa na aking makamtan ang langit kong pita at di rin dahilan sa aking pangamba na kapag ikaw ay hindi ko sinta ay apoy aking kakamting parusa. Pinapaalalahanan ng lahat ng huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na way maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Nazareno, sinasamba panahabin, pinipintuo panahabin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati